So ito'y part 4 ng ating inaugurasyon. Ito yung kaganapan dito. Dito na tayo sa bungad ng inaugurasyon, no? So titingnan natin kung ano ba ang naging update dito. Ang sabi-sabi kasi dito, 5 to 9 lang daw ang allowed na makapasok mismo doon sa inaugurasyon area sa National Museum. Ito po ang mga kaganapan, mga ka-homeless. Ayun na, yung papasok. Ayan na, papasok. Ayun na. Bakit ganun? Dapat tinapapasok pa. Maluwag pa daw sa loob, ah. Maluwag pa daw, walang internet. Shout out. Oh. Ito yung mga kaganapan, mga ka-homeless. Ano tong pila na to? Damit. Ah, damit. Sa labas. Hindi na pwede papasok yan? Hindi na po, kusento na po. So ito na po yung bungad na hindi natin pwedeng makapasok sa loob. Shout out na lang. Hanggang shout out na lang tayo nito. Wala na. Ayan o, mga kapulisan o. Hindi tayo nakalive kasi walang internet. Ayan, mga kapulisan. Yung pila dyan, ano lang yun, yung teaser. Para sa kaalaman na lahat, 5 to 9 lang daw ang ano dito, ang allowed na makapasok sa loob mismo, no? So wala na. Oh, ayan. Wala namang internet yan. Wala internet to. Video record na lang to. Yung mga nakapila dyan, yung mga nanghingin pilahan ng damit yan kasi namimigay dito mga damit at saka mga plug. Ayan o, sila kuya, ate o. Sayang. Pero pag nilaman ni Madam Imelda Marcos na yung mga senior citizen, hindi nyo binibigyan ng importansya, magkakaproblema kayo dyan. Ako, medic ako, medic ako. Kayo kay Nanay Imelda. Dahil sa yan, senior na rin. Yung mga senior walang magagawa dito ng kalokohan. Alam nyo, asan yung station commander nyo? Kakausapin ko lang. Ako po nga, si Ate. So, kakausapin lang, ano ang gagawin nyo? Kawawa naman si ma'am. Ito na dito sila. Hindi sila pwedeng makipagsabayan. Wala silang lakas katulad ng sa inyo. Sa bata. Kaya sila ngayon lang dumating. Yes ma'am, actually ang protocol, kanina pa as early as 5:30 nagpapapasok. Oo. So 9:30 po, pinasok na ng PSG ang pagpasok. Alam mo ba na ito, nagpumilit pang dumaba sa hospital para na makating. Naiintindihan kita, pero intindihin nyo ang senior citizen. Mga noong araw pa yan. Mga talaga, ma'am. Anong gusto nyo gawin ito? Bigyan nyo lang yung senior citizen niya. Makapasok. Ano? Papasokin nyo yung senior citizen. Magpapapasok ang PSG yun. Restart na po ang program. Hindi mo naiintindihan eh. Naiintindihan ko kayo. Pero yung senior citizen, hindi nyo naiintindihan. May nanay ka, may tatay ka. Baka may konsiderasyon para sa mga senior man lang. Senior citizen ang pinapakiusap ko sa'yo, hindi ako. Medic ako. Wala nga po, ano, hindi na magpapapasok ang PSG po. Hindi na magpapapasok ang PSG. Official protocol na kasi yan eh. Oo nga, pero yung na pwedeng makita doon. Dito sa sandali lang, tanong tayo dito kay Sarge. Kawawa ka naman ma'am. Doon wala akong brad sa malilim ha. Hindi po. Alam kaya ko yung babaan ko. Sa humara.
Ay, naku. Maluwag pa daw sa loob eh. Napakaluwag pa daw sa loob. Hindi, magigising yung citizen. Hindi naman sila eh. Ay, sana naku. Pag nagising yung citizen kayo, hindi, walang gumawa sa inyo yan. So, kahit nanay mo yun nandito, kahit nanay niyo nandito, hindi nyo pa papasukin. Pababayaan nyo. Guys, ito mga senior citizen na parang nakampanya eh. Ito rin na nagkasan. Kung wala dito kayo, yung mga sa elders na to, wala rin kayo sa mga pwesto nyo ngayon. Ano ka pa sa high blood? Hindi ako, wala akong high blood. Naaawa ako sa kanila. Bakit? Ayan na. Oh, yun na, kasi oo nga, mayroon naman tayong official protocol, pero sana may reconsideration sa mga senior citizen. Kasi yung mga yan, galing pa yan sa napakalayong lugar para lang makapunta dito. Oh, may mga lumalabas, hindi naman binigyan ng ano, ilan yung lumalabas na pwedeng papalit sa kanila sana. Ano? Kasi galing pa sa malayo yung mga senior citizen na yan. Galing pa sa kanila mga probinsya. Wala bang papalit doon sa lumabas? Makita namin yung exhibition. Galing pa kami ng Laguna, sir. Mm. Wala na, marami na stranded dito. Yan, no? Wala kasi na park. Huwag kami nag-park sa United. Woo! Grabe. Wala tayong magawa kasi yun ang protocol nila. Dapat mga senior citizen, binigyan ng reconsideration na makapasok. Kasi tama naman yung sentimento ni ate kanina at tama din naman ang mga kapulisan na sumunod lang sila sa protocol. Kaya wala tayong magawa doon mga ka-homeless. So hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito lang tayo sa bungad. Sumusunod lang sila sa ano nila. Kuya, so, lahat mo, lahat ng senior citizen dito. Oh, sige po. Sa media ko, ABS-CBN, DCMM ako. Ah, DCMM. Mm. Lahat ng ano dito, tsaka kunan mo sila lahat. Para mapicturean mo sila. Oh, sige hanggang po. Hanggang ganyan lang ang kaya nilang gawin. Eh, may ginagawa naman sila ate. Ginagawa nila yung trabaho nila. Oo. Trabaho nila, ganyan lang. So, trabaho din naman nila. Wala naman silang kapangyarihan na maliin yung otos ng kanilang nakataas-taasan. Kaya wala na tayong magawa. Mga kung sumunod lang sila sa order ng ating bawal na daw tayo. Administrasyon. Kuya, umalis lang kami. Bawal na. Dapat yan. Bawal na lang kami. Pag-upas na sa loob. Hindi. Hindi.
po. Dapat, nasa-room na kayo. Ano ba? Sige. Hanggang dito na lang mga ka-homeless ang ating ano, ang ating inaugurasyon ngayon. So, uwi na lang tayo sa bahay. Doon lang tayo manood ng TV. Sa TV lang tayo manood. Okay. Wala na tayong magagawa. Oh, kundi sumunod sa protocol na sinasabi ng administrasyon. Wala tayong magagawa for the safety, no? So, uwi na lang tayo. Doon na lang tayo sa ating mga pamamahay at doon na lang tayo magpapahinga at the same time, no? Sobrang init kasi ngayon din. So, maraming maraming salamat mga ka-homeless.